Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Paphos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pamphylia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa ng ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, napasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, "Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo." Kaya't tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik. "Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon, at nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya: Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating nakasunod ko at hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Bernabe at si Pablo ay itinalaga ng simbahan sa Antioquia ng Syria na maging misyonero sa udyok ng Banal na Espiritu. Kaya umalis sina Bernabe at Pablo at pumunta sa isla ng Sipre. Kasama nila noon si Juan Marcos, ang pinsan ni Bernabe. Siya ang magiging manunulat ng Ebanghelyo ni San Marcos. Iniwan sila nito sa pagdating nila sa Perga ng Pamphylia. Mula sa Perga, pumunta ang dalawa sa Antioquia ng Pisidia. Iba ito sa Antioquia ng Syria na pinanggalingan nila. Sa ganitong yugto ng pagsasama nila, si Bernabe ang kinilala na leader at si Pablo ang spokesperson.
Ang nabasa natin ngayon ay bahagi ng unang sermon ni Pablo sa Biblia. Siya ay nagsalita sa mga Hudyo sa Antioquia ng Pisidia. Nagsalita siya sa kanilang sinagoga. Pinagpatuloy ng mga apostol ang ginawa ni Jesus na siya ay nagsasalita sa mga sinagoga. Sa kanilang pagtitipon sa sinagoga, may isang bahagi na iniimbitahan ang sinumang gustong magsalita, lalo na ang mga bisita. Iniimbitahan nila si Pablo. At ang kanyang panayam ay nagsimula sa kasaysayan ng mga Israelita. Sa ganitong paraan, pinapakita ni Pablo ang kanyang credentials na alam niya ang kasaysayan ng kanilang bayan. At upang ipakita ang kanyang mensahe ay kadugtong ng mga kasaysayan ng mga Hudyo. Nagsimula siya sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto sa kanilang paglalakbay sa disyerto, sa kanilang pagpasok sa Kanaan hanggang sa paghahari ni Pablo at ni David. Kinalugdan ng Diyos si David. Si Jesus ay galing sa angkan ni David. Siya ang katuparan ng pangako ng isang manliligtas mula sa angkan ni David. Si Jesus ay pinakilala ni Juan na nanawagan ng pagsisisi sa kanilang kasalanan. Ang kanyang pagbiminyag ay tanda ng pagsisisi. Kahit mataas ang expectation ng mga Israelita kay Juan, maliwanag na sinabi niya na hindi siya ang Kristo. Ang Kristo ay darating na kasunod niya, mas dakila sa kanya. Hindi nga siya karapat-dapat na mag-alis ng kanyang panyapak. Ipagpapatuloy ang sermon ni Pablo bukas sa ating pagbasa. Ang kaligtasan ay nangyayari sa kasaysayan. Kaya mayroon tayong salvation history, kasaysayan ng kaligtasan. Hindi lang basta-basta ang kumikilos ang Diyos. Palagi siyang kumikilos sa kasaysayan ng kanyang bayan at sa kasaysayan ng mundo. Sa Biblia, makikita natin ang kasaysayan ng kaligtasan. Inaalam natin ito kasi ito ang template, ang modelo ng pagkilos ng Diyos sa kasaysayan. Kahit nasa kasaysayan ng ating buhay, makikita natin dito paano kumikilos ang Diyos. Kaya nga ang kwento ni Jesus ay bahagi ng kasaysayan ng kaligtasan. Si Jesus ay nakaugat sa kasaysayan na ito, kasaysayan ng kanyang bayan. Kaya bago magsalita si Pablo tungkol kay Jesus na siya ang pinakaminsahe niya, nagsalita muna siya tungkol sa kasaysayan ng Israel. Magandang tanungin sa ating sarili. Nakikita ba natin na tayo'y kaugnay sa kasaysayan ng bayan ng Diyos? Nakikita ba natin na ang kasaysayan sa Biblia ay kasaysayan ng ating kaligtasan? Nabahagi tayo ng kasaysayan ito? Mahalaga na alam natin ang kasaysayan ng Israel. Kasi ito ang background ng kasaysayan ni Jesus na ating tagapagligtas. Panginoong Diyos, matagal mong pinaghandaan ang aming kasaysayan. Talagang may plano ka na iligtas kami. Kahit na madalas, hindi kami sumusunod sa iyong plano. Hindi mo binibitawan ang balak mong iligtas kami. Salamat, O Diyos. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.